Simula na yung game natin. On the side of Happy Feet, ito, first two bands nila will be Nyx Assassin, and then ito naman si Trent. On the side of Fnatic naman, guys, first two bands nila will be itong si Legion Commander, tapos naman si Omni. Sa Happy Feet naman, first two picks will be Crystal Maiden, Lina, ayun. So, 5 seconds remaining. Ayan, Aura Gaming, and ayan. Tapos naman, and then si Lina, isang lane dominant hero sa gitna, kung yun ang balak nila doon. Pero sa side naman ng Fnatic, they will be going for Earth Spirit. Tapos naman, Abaddon. Ayun. Sino drafter ng Fnatic? Si DJ. Si DJ, guys. Si DJ. Si DJ drafter ng Fnatic. 10 seconds remaining. Si DJ. And then sa side naman ng Happy Feet is si EU. Si EU naman yung drafter nun. Naunang game na ba kanina? May nauna, yes, may nauna ng game, guys. That was TNC versus MVP. Ang nanalo na doon is TNC. 2-1 yung score. Yes, guys, si DJ. DJ it is. Yung drafter natin for today. 10 seconds remaining. So, hinihintay natin dito. Pero sa side ng Happy Feet, mukhang ibaba nila si Ursa Warrior yan. So ayaw nila ng kumbaga ng sobrang hirap na mid game, kaya binana nila tong hero na to. Mababasa ba ni Ishi pag sa Twitch niya ako nanood? Natsi, hindi ko mababasa 'yon. You have to be in here. I can't pull up both streams. So ayan, guys, sa lahat na nanonood ng stream ko, guys, lipat kayo dito sa WomboX Combo. Pero by the way, sa channel ko, if you guys haven't followed my channel, you guys can check it out at twitch.tv/ishipz. Ishipz. Mukhang ibaba ng Happy Feet is si Ember. On the side of Fnatic naman, they will be eliminating si Juggernaut on the equation. Sino bet mo dito sa C Epicenter qualifiers? No bias, just asking. Ay, Diyos ko, Lord, ako pati nanong mo, wala akong bias. Kung any tatanungin mo, alam mo na yung sagot ko. Pero, okay, I haven't really seen Fnatic play. Nakita ko yung ibang games nila, they were like okay, pero you know, still a lot of stuff to improve. Fnatic naman, same thing. Dahil nga si EU, nakita natin, nagbabounce back and forth siya between teams, pero this time, he finally joined or settled with Happy Feet. And then TNC, kita nyo naman, talagang solid pa rin yung galawan nila. But, Clutch Gamers also, kita nyo naman, tinalo din na yung Clutch Gamers yung TNC with the Manila Masters. So, based on performance, I would say it's either TNC or Clutch Gamers. From dahil nga dun sa mga pinakita nila. Kita nyo naman, guys, yung TNC nung group stage nung Kiev. It was pretty good, right? Pero unfortunately nga lang, di sila pinalad with the playoffs. But like what I said, it's based on performance ng mga nakita natin sa previews, kumbaga kinukumpara ko siya sa mga previous games, I'm gonna have to go with either Clutch Gamers or TNC. Kumbaga, like, yung tapatan na yun eh, talagang pagalingan na lang mag-outplay or mag-draft, yung ganun na lang talaga yung labanan dun eh. Pero either way, both, you know, both teams have been doing a great job to Southeast Asia. May faceless pa pala, no? Faceless pala yung tinik. Nakalimutan ko na may faceless pa nga pala. That's true. But I feel like Filipino can handle it though, low-key. Pero, yun nga. Panasabi niyo, yung curse ng Southeast Asia is yung faceless. Yeah, true. Pero going back into our game, guys, ito. It will be Monkey King. Ang susunod na ipipick dito ng Happy Feet. Tapos naman, Fnatic will be going for Rubick. Ayun, so Rubick, Earth Spirit itong wombo combo nila dito. So, live to roll in coming from dito nga sa Fnatic, yung iniisip nila. Reserve time. And Fnatic will be banning Terrorblade naman. So, yung first 10 kills natin is sarado na. Ayan, guys, sarado na yung first 10 kills natin. So, sa mga hindi nakahabol dyan, guys, don't worry, meron pa naman tayong game winner. So ito, hinihintay natin. Pero Spectre, I guess meron silang a late game hero. Medyo maganda na nga naman yung lineup nila with
early to mid game, which is yung, I mean, especially sa laning phase, maganda-ganda yung heroes nila with Lina and Monkey King rotating dito sa mapa natin. Pero shoutout kay Ninong Mario. Ayan, shoutout. Shoutout sa'yo, Ninong. What's up, what's up? What's Gucci? DJ ES? Oh, GG na. Hindi ko maalala yung ano, yung naalala ko lang yung Batrider ni DJ, basta yung mga Rubik yata na last time nakita ko rin, it was pretty good. Pero Fnatic will be going for Luna, huh? Yung Luna talaga sobrang tagal na natin hindi nakita yung hero na to, ah. Like I can't remember the last time nakita ko yung Luna sa competitive games. Pero one good thing about this hero is he's a maganda rin siyang carry, which is yun nga, securing the laning phase, since he does have Earth Spirit and Rubik. Kumbaga kayang-kaya nila ipanalo yung lane nila. Pero mukhang hindi pa inilalabas dito ng Happy Feet yung off laner nila. Sino kaya yung patatapat nila dito kay Luna? Kumbaga most likely they might go jungle, in my opinion. I guess since may Monkey King naman sila, yung Monkey King naman ang magpo-force ng rotation sa ibang mapa. 10 seconds remaining. ES God DJ. Oh. So ano, ES ni Teams, ES ni DJ. Oh, sino yun? Which one? Which one, guys? Which one? Radiant team's turn to pick. Paano pala dun sa handicap? Paano manalo dun, ha? Patulong naman first 10 kills at match winner lang pupustahan ko. Ay, hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. What are you talking about? Like sa betting site or something? I'm not 100% sure. First pick is Teams. Ah, ganun pala. Pero ito, look mukhang ibaba ng Fnatic is si Batrider. On the side of Happy Feet naman, ang last ban nila is si Templar Assassin. Oh, ito nga, wala pa nga silang mid. Sino kaya ang balak nilang ipang tapat dito kay Linan ang, or yung hero ni Ben? Sino kaya pang tatapat nila doon? Sa Happy Feet naman, ang kulang nila is yung offlaner. Medyo mahirap-hirap yung decision dito ng Happy Feet, in my opinion. Di pa po ba nagre-reset ang Wombo credits for April? Ay, Kuya Alo! Kuya Alo, shoutout sa'yo, Kuya Alo. I'm not 100% sure eh. Ay, Diyos ko, Lords. And shoutout sa mami ko dito na sa gilid. Nakahiga. Pero ito talagang pinag-iisipan ng Happy Feet dito, I mean ng Fnatic yung last pick nila. Cause it's either do we wanna commit early to mid game or do we wanna go for late game? May marami pa namang available heroes to go against Lina. I mean, hindi mo naman kailangan talunin si Lina eh. Kailangan mo lang mag-survive sila. I was gonna say Storm 2, pretty good late game. Since wala pa silang, I mean, they have Crystal Maiden pang catch with that Frostbite. Pero I guess kapag naka BKB siya, kumbaga pasok na yung mga skills niya. But it's not till later. Pero yun nga lang yung tinik dito sa Storm Spirit, which is yung root or yung bite dito ni Crystal Maiden. Kasi kapag na-root siya doon, he can't zip out ang problema. Pero it looks like Happy Feet will be going for a Darkseer. Ayan na guys, kompleto na yung lineup natin today. With this Epicenter Southeast Asian Qualifiers, it will be Happy Feet going against a Fnatic. Yung first 10 kills natin guys is sarado na. So, sa mga nahuli, don't worry, meron pa naman tayong game winner mamaya. And by the way guys, remind nyo ulit ako sa first 10 kills kasi baka makalimutan ko. Ayun. Pero magpapalit na tayo ng overlays natin. Overlays, madami. More than one. And once again, I'm Ishier Caster for today. Shoutout sa inyong nanonood dyan. Magandang gabi. Hope na nakapag-dinner na kayo. And, you know, just chilling at home watching some good dotes. Ito ang Happy Feet versus Fnatic. Sa mga hindi pa nakapollow dito sa Wombo X Combo natin, please do follow the channel para ma-notify kayo kung kailan magla-live ang stream ni Kuya Nick. And also, I'm also a streamer, so if you guys want to check out my channel, that is twitch.tv/ishipz. Ayun, twitch.tv/ishipz. Kapag tinayip mo yung exclamation point caster, nandun yung aking link. So ayan, medyo nag-strategize pa ang both teams. Sino nanalo ng Game 3 versus MVP, guys? TNC nanalo. They will be moving up.
And ang bukas yata, ang kakalabanin nila is ang mananalo sa Clutch Gamers versus, I think, Mineski, no? Sabi ni Kuya Lo kanina. Ayun na. So, by the way, guys, eto. This is, kumbaga, basihan kung sa like, on your team, sino may pinakamataas na tower or na compendium. And doon nag-iiba yung itsura ng towers mo. Pero, ayun na, guys. We'll be going for Hades, no? English caster yata yun. Pero pakilala natin yung lineup natin really quick. Just killers, gonna have a Gavin miss you. Nax naman. May ganun pa? Just killers. Ayan, guys. Pakilala natin yung lineup natin really quick on the side of Fnatic, guys. Si Qwo will be playing Storm Spirit. Miracle naman on your Luna. Tapos naman si DJ on your Earth Spirit, Febby on Rubick, Ohio on Abaddon. On the side of Happy Feet naman guys, it will be EU on a Monkey King. Si Ben Hur naman on Lina, Jesse Vash on your Crystal Maidens, Jules naman on Spectre, and then si Yaj on a Darkseer. So, looking at wards, ito ah, talagang one offensive wards ang nilagay dito ng Happy Feet sa lane. Sa taas, tapos naman sa gitna, meron din defensive wards naman dito. Si Lina. Lina na, may ward pa, sangka pa. Pag nahirapan pa dito si Lina, ewan ko na lang. Pero siguro, I think matatalo dito si Lina kung mape-pressure to ng dalawang supports ng Fnatic. Pero depende pa rin yan kay Darkseer. How is he gonna pressure bottom lane? Kasi kapag pin-pressure dito ni Darkseer yung bottom lane, hindi makakapag-rotate yung dalawang support ng Fnatic. And kaya nilang i-punish heavily itong hero ni Ben Hur. But it looks like Ohio natagpo niya dito si EU, and EU is gonna try to run, pero it looks like Apotic ang kinuha dito ni Abaddon, and magigive up na siya with that call. A couple more right clicks and kinuha na rin dito ni EU. It looks like si Jesse Bash nagre-respond na rin. Eto na, binigay na rin dun yung slow coming from or dagger from Spectre, pero mukhang ng right, grabe yung damage, yung Juice Coolers umuukit dito kay Ohio. It looks like one more follow-up right click, and si Ohio Juice Coolers, kita mo naman that damage. I don't think he's gonna pursue anymore dito sa tier 1 tower, pero grabe yung damage na ginawa doon ni EU on Abaddon dito kay Ohio. Medyo na underestimate yata ni EU or ni Abaddon yung damage coming from Monkey King. And Juice Coolers, medyo mahihirapan na ngayon dito si Abaddon makipag-lane knowing na kulang-kulang na nga yung health niya. But it looks like we have a pause coming from Rubick dito kay Febby. So, ayusin lang natin to. Ayan. So, wait. May so pala. Ayan. So, tingnan natin yung matchup natin, guys. It will be a Storm Spirit going against dito sa Lina, sa gitna natin, sa bottom lane naman natin. It will be Rubick, Luna, and then si Earth Spirit going against kay Darkseer. So, si Crystal Maiden, medyo nagja-jungle siya dito. And sa top lane, it will be Spectre going against a Monkey King. Ayan ang mukhang. Ito na, magsisimula na yung matchup natin. Ayos yan. Let's get on with it. Sa bottom lane naman, kita nyo naman guys, talagang hinaharas dito ng dalawang supports itong hero ni Darkseer. Pero I guess he's just gonna try and insist mo kasi DJ Nice pata niya dito si Yaj on A Clarity. Pero mukhang hindi na siya mag-pursue. Juice Coolers, kita mo naman. May narinig ako nag-place ng word, not 100% sure where that came from. Pero grabe yung tugtog ah. Yung sounds nga pa na to galing sa bagong compendium. Pero si EU, eto na sa top lane, nag-pop yung Apotic. Pero mukhang hahabulin yata ni Jules. Eto na, hinahabol na. Pero mukhang magda-dash, mag-fog of war. Eto na, another Apotic coming from Ohio, trying to lead some experience. And madedenay pa ni Jules yung Krypton. And instead, eto na yung right-click damage coming from two heroes with that dagger. Juice Coolers, binigay na yung skill niya. Pero mukhang hindi naaabot with that slow. Medyo mabilis-bilis din yung movement speed dito ni Abaddon. Pero so far, so good. Talaga na-isolate or na-force arrow lane nila itong si Abaddon sa top lane. Tapos naman si Crystal Maiden just doing his thing. Ito nga, level 2 na siya from that jungle. And nakakuha niya na pala yung dalawang malaking creeps doon.
Anong oras yung laban ng Cloud Gamers vs. Mineski? Bukas pa yata yun, Jean-Paul. Bukas pa yata. Pero ito, mukhang nag-drawing pa yung caster natin sa MAWA. Sa last hits naman natin, ang nangunguna is itong si Linas on the side of... susunod naman dito is si... Spectre, kita niyo ng 15 and 11. Dito si Spectre. Diyos ko, Lerns. Kita niyo naman guys kung gaano ka-dominate itong hero ni Jules sa top lane. Mukhang makakakuha ng illusion dito si Abaddon sa taas, trying to delay itong or i-pull yung lane para nga naman magkaroon siya ng isang malaki-laking wave mamaya. Pretty nice moves coming from Ohio. Ayan. Pero ito na naman yung dagger, Juice Colors. Ayan na, may Bountless Strike niya nata si EU. Pero mukhang mag-jump siya, TP. Dito si Ohio, napagandang respond. But still, Juice will be securing itong first blood. And napagandang galawan naman on the side of Happy Feet. And nakakuha nga nila yung unang dugo dito sa taas. Sa bottom lane naman, binigyan din na isang mabilis dito si Yaj on your darts. And again, 1-for-1 ang trade natin doon. Pero, dahil nga, nakauna nakakuha ng kill dito ang Fnatic, medyo lumamang sila with that trade-off. Ang lakas naman ng sounds ng Dota ko. And okay na ba? Support Jules or carry? Jules Coolards. Kitang-kita nyo naman guys yung galawan ni Jules kanina. As a carry. He's 23 and 13 right now. Like, come on, guys. Come on. He's 23 and 13. 24 and 14 na. Grabe, grabe yung kuya mo. Talagang kahit nakakalane dito si Ohio sa Abaddon, nade-deny na siya pero napagandang stun connection coming from Benhur. Eto na yung first kill na kukudang pero mukhang papalagan niya ito ni Kyuho. Juice Colored, wala pa siyang ultimate pero si DJ nandito na pero yung roll-in niya medyo malayo sa katotohanan. And nakakuha din pala ng haste run doon si Lina. So mukhang hindi makukuha yung kill doon. First 10 kill at Ishii. Paano yung first 10 kill? 1-2 pa lang yung score. Discolored. Tapos na guys, yung first 10 kills natin, sarado na. Ayan. Si EU, sino ang sumo? EU? Sino ba EU? EU? You American EU? Pero ayan, looking at net worth naman natin, ito nangunguna si Spectre sa top lane, susunod naman si Luna dito sa bottom. Ito yan, Luna Lina. Mamaya, mabubulol na ako dito, mapagbabaligtad ko na yung name nila. Ayan. Pero ito na nga, sa middle matchup naman natin, of course, medyo expected naman na manalo nga si Lina with that lane. Pero ito na mukhang nag-rotate sila, guys, na napagandang. Ito na yung follow-up coming from your Monkey King, si Jesse, but wrapping around heavily. Pero mukhang madedown pa dito ni Kyuho. Itong si Monkey King, si DJ, makakapag-roll out pa ang kuya mo. And it will be a 1-for-1 trade. Pero syempre, lamang pa din doon yung Happy Feet kasi nga, they did get itong si Storm Spirit sa gitna. So, ayan. But I guess that gave a little space dito naman kay Abaddon sa top lane. So, napag-leach siya ng experience doon. And a little bit of gold since nag-rotate na ngayon dalawang supports dito ng Dire side. Pero ito, telekinesis from Febi. Napagandang clip naman coming from your Rubik. Pero syempre, meron pa rin dagger dito si Jules. So, he's gonna be A-OK and hindi siya matatrap with that clip. And 6 minutes into the game, eto, medyo nag-expire na yung mga wards nila. So, tignan natin, mukhang mag-rotate na ba si Lina? Ah, hindi, kukuha lang pala ng illusion. Pero, kala ko pumunta siya sa baba. Never mind. And, hi, Ishii pa, shoutout po from KSA, sabi ni Kurai1005. Shoutout sa'yo from KSA, kumustas? Si Yash naman, comparing to Abaddon. So, I guess yung net worth naman dito ni Darkseer compared kay Ohio is hindi naman din nagkakalayo. Pero mukhang si Miracle magro-rotate na sa top lane and gusto na nilang i-pressure itong lane nga ni Spectre, which is si Jules na naglalaro ngayon. So, ayan na. Napakaganda yung vision dito ni Monkey King because he did spot na tatlong heroes nga ang nasa top lane ng Happy Feet ngayon.
Pero mukhang eto na, binigay na yung roll-in. Napakaganda. Diyos ko, Lord, na black. Pero eto na, si Monkey King. And Diyos ko, Lord, si Miracle matutunaw and makukuha ni Jesse Bass yung kill doon. Si DJ, he might be a little bit in trouble. Pero nandun yung Apotec coming from Ohio. Si Ben Hur, nandito na rin pala sa top lane. But it looks like makukuha pa rin ni Lina yung kill with that Laguna bait. Now, Diyos ko, Lord, napakagandang tag or jump coming from Monkey King. Dodging yung possible damage dito from your Storm Spirit. And instead, they got two heroes for none. Napagandang rotation coming from Happy Feet. I mean, yeah, tama sa top lane. Because not only they killed itong si Luna. Tama ba Luna? Yun, there you go. Luna is nakasecure pa sila ng one more kill. And also force itong si Storm Spirit mag-rotate sa taas. So, nicely done on the side of Dire. So far, so good dito sa hero ni Jules. Since as a Spectre, gusto mo nga naman magkaroon ng easy peasy lane as much as possible kasi medyo mahihirapan mag-farm or mag-survive sa mid-game si Spectre without farming items or without yun ngang an early advantage. So, kailangan niya ng Happy Feet for them to survive yung mid-game coming from Fnatic. Medyo malakas nga naman yung mid nila. Mid game with this Luna and also Abaddon kapag nag-survive siya. Pero si Abaddon sobrang hirap eh. Pero si Yaj maispatan, napakagandang telekinesis plus roll in. Yung boulders mas binigyan na rin. And Yaj, wait, will be falling down on the hands of Q1 naman dito kay Storm sa top lane. Binibigyan na mabilis dito si Ohio. Wala pa siyang ultimate. And eto na yung bite coming from Jesse Bash. Ang makasecure ng kill ngayon will be EO on your Monkey King. Nicely done na game. 1-for-1 yung trade. Offlane for an offlaner. So, I guess, even naman yung palitan doon ng both teams. Pero I would say na medyo lumamang doon yung Fnatic just because I feel like mas maraming net worth dito si Darkseer compared kay Abaddon. But the thing is, magandang i-shadow pero napaganda naman na ispatan doon si Earth Spirit and Ben Hur will be solo killing itong si idol nyo DJ. Diyos ko, Lurs, kalungkutan lang. Pero Yaj, ito ay didinay niya na yung tier 1 tower sa baba. And gusto ko rin ito yung aggressive ward na nilagay dito ng Fnatic sa bottom lane. At least maispatan nila yung possible rotation ng Happy Feet dito. Pero si Ohio talaga guys, talagang medyo nahihirapan siya dito sa top lane. And he has to keep pressuring yung taas kasi kapag nag-jungle siya, magro-rotate yung heroes dito ng Fnatic. So, he needs to keep putting pressure dito sa lane ni Jules. Because either way, even though na-isolate siya or na-pressure sa top lane, as an Abaddon versus Spectre, lamang pa rin naman dun itong hero ni Ohio kahit papano. Pero mukhang magro-rotate itong Fnatic sa taas. Tignan natin kung magiging successful na yung gank nila dito. Pero napagandang kutob naman coming from... Wait! I think may ward dun eh. Saan ba sila nag-smoke? Pero ito, naispatan pa rin ni Kiwa itong si Jules nyo. Pero napaganang roll in plus follow-up silence and Febby will be KSing that kill. And kill secured nga with that fade bolt. Pero sa gitna, naispatan si Meraka Juice Colors that bite and Ben Hur hindi na kailangan ng Laguna Blade. And masisecure nila yung kill doon dito sa gitna. Naging 1-for-1 na naman ang palitan. So guys, kahit papano, kung papatayin nila yung offlane, papatayin din ng kabilang team yung offlane. Kung makukuha ng Happy Feet yung carry, makukuha din ng Fnatic yung carry. So talaga yung bigaya nila is 1-to-1. But still, lumalamang pa rin dito ng Happy Feet with the kill. So napaka-nadodge niya naman dito ni EU yung possible stun or yung pag-destroy ng trees, Diyos ko, Lurds. Parang 4-9 yung score natin and 1 kill away na lang pala yung Happy Feet for our first 10 kills. Pero ito, mukhang they're gonna jump in middle. I think they're just pressuring him para hindi madira yung gitna. Ito na yung bite. And then si Ben, yung bounty strike, binigay na rin. Yung stun, hindi nga lang magkoconnect. Pero finally, masisecure doon in the Monkey King, yung tier 1 tower. And si Febby nakakuha yata ng skill. I just don't know which one. And he will be securing itong si EU on Monkey King. Naabutan pa dito, Diyos ko, Lords. And napagandang boulder smash. And yung Eclipse, binigay na rin. Ang matutunaw dito, right away si Yaj on your Darkseer. So, 4 man ang nag-rotate dito sa gitna. And they will be securing 2 kills naman sa Happy Feet.
So, ito na yung Tier 1 Tower, pinapressure na ng Radiant side, and si Jesse Bash lang nandito, pero si Monkey King buhay na rin. And then si Dark Chill will also be up in 10 seconds. So, may Glyph of Fortification baba. Ito na, nag-zip in na si Q, and ayos pata niya si Ben. Si EU magja-jump in na rin. Boundless Strike, hindi umabot yung bite man dun din, pero mukhang magpa-pay off dito si Jesse Bash on your Crystal Maiden. And napagandang slam stun naman coming from DJ. Spotting naman si Monkey King, yung vacuum wall napaganda coming from Yaj, pero wala siyang follow-up doon. Unfortunately, wala rin ultimate doon si Jules. So, instead, makukuha ng Fnatic yung Tier 1 Tower sa gitna ng Happy Feet. With 3 kills, Juice Coolerds. Napakagandang galawan naman from Fnatic. Juice Coolerds, 9-9 ang score natin, guys. Kanina, what, it was like 9-6? Tapos ngayon, 9-9 na yung score natin. Juice Coolerds, kabahan na kayo. Sino kaya ang makakakuha ng first 10 kills natin dito, guys? Ay, ay, ay. Mukhang nakaka-comeback ito na nga. Yun yun, nagsisimula na mag-online yung heroes ng Fnatic dito. Hey, I love Wood! Shoutout sa'yo, kuya. Ayan. I think RR Natic siya tayo yung pangalan ng team nila. Also competed for Manila Masters. And also streamer din ang kuya mo. So, please do check out his channel din. So, 13 minutes into the game, I guess, quick item check tayo, guys. Ayan, sa KQO, he will be going for threads. Pero wait lang, si Monkey King na-ice patan, and that will be a free kill secured on the side of Febby. Si QO na-ice patan doon si Ben, pero wala na siyang mana to follow up anymore dito sa hero ni Ben nga, which is Selena. Okay, item check, si QO, meron siyang thread, soul ring, bottle. Ayan, Nautilus Man, Magic Wand, and a TP sa side naman ni Miracle. He went for Dominator muna. Tapos Threads, then Magic Stick. Si DJ naman, he went for Tranquil Boot, Boots, Magic Stick. Pero sa gitna, nice button si Ben Telekinesis, and mukhang matutunaw sa mapa. Si QO, hindi na kinailangan ng damage. Nag-hunta rin si Juice. Napagandang 2-man Bountless Strike coming from Monkey King. And then si Febby naman ang makukuha doon ni Spectre. And then si QO mag-TP na walang pang-cancel ng kuya mo. And he will be back to base. Easy peasy lemon squeezy. Naging 1-for-1 ang trade doon, syempre in favor of Fnatic since they did secure ito namang si Lina, which is position 2 ng Happy Feet. So ayan, where were we at? Ayon, kay DJ, he will be going for Urn of Shadows. Ayon, tapos si Febby naman has Arcane Boots, Magic Stick, Magic Wand rather. Tapos naman, Windlace, tapos Infused Raindrop. Si Ohio naman went for Face Boots, and I think mag-Solar Crest muna siya. Mag-Solar Crest siya, pero ngayon, Medallion and Poor Man Shield, Magic Wand, and then itong Infused Raindrop. Tapos naman, si EU on the side of Heavy Feet has Face Boots, ayan, Magic Wand, Orb of Venom, and Poor Stout Shield. Si Ben naman has Arcane Boots, Soul Ring, dalawang Null, and a Magic Wand, Infused Raindrop. Si Jesse Vashaman, Triangle Boots, Windlace. Tawag dito, a couple of wards, tapos Infused Raindrop and a Smoke. Si Juice naman has, he went for Yasha muna. Ayan, tapos Yasha Urn, Face Boots, Poor Man, Magic Stick lang. Si Yasha naman has Arcane Boots, eto, Recipe Away from his Mechanism. Tapos naman, Soul Ring. Uy, yung first 10 kills, sino nanalo? Juice Coolerds. Sino nanalo ng first? Okay, wait, so napatay nila una si Ben. So, Fnatic nakakuha, di ba? Fnatic, no? Fnatic? Sabi sa inyo, paalala nyo sa akin eh. Wait, Fnatic ba nakakuha? Fnatic? Asan ba si Kuya Alo? Diyos ko Lord. Fnatic nakakuha, no? Since they did secure si Ben with that engagement, di ba? First 10... Fnatic, di ba? Fnatic, ha? Fnatic, di ba? I'm pretty sure it's Fnatic kasi nag-jump in sila sa top lane. Yes, Fnatic nga, Fnatic. Ayan na. Pick a winner. There you go. Tapos... Ayan. So, you pick Fnatic, ayan. Tapos, set up na natin yung game winner natin. Game winner. A ulit for Happy Feet. B for Fnatic. Tapos, 3 minutes lang, guys. Or 4 minutes lang. Ayan, 4 minutes na. Binigyan ko na extra pa time. Pero sa game winner natin, A ulit for Happy Feet. B for Fnatic. 4 minutes lang, guys. Cast in your votes. There you go. So A ulit for Fnatic, B for Happy Feet, B for Fnatic. A for Happy Feet, B for Fnatic. Ayun.
mukhang mag-i-smoke dito, guys, yung Happy Feet, pero hindi masisecure pa rin ng Fnatic yung Aegis of Immortal. Ayun. So, ayan. Mag-bet lang kayo dyan. Ayan. Bet-bet lang pa. Pero mukhang i-continue pa rin nila itong pag-smoke nila dito. Nakapag-ward siya. And then, si E will be jumping under siya. Spotting itong si Ohio on Abaddon. Pero mukhang na, I think, maganda yung positioning dito ng Fnatic. Ito na, naispatan na. Nag-pop na rin yung smoke dito ng Dire side. Mukhang everybody on the side of Fnatic nasa high ground. Ito na, nag-zip in na yung bomb to Shrek. Pero napaganang follow-up side. At naman yung one, binigyan na rin yung wall coming from Yaj. Only hitting si Qo. Napag-zip out. EU running really low. With that fade bug, nakakuha pa rin yung kill doon ni DJ. Yung Laguna Blade, binigyan naman kay Ohio. Pero napaganang telekinesis. And looks like Ben will be the next one to fall down. Si Qo naman still going for dito kay Yaj. And he is taking some damage dito sa shell. Pero still, Mirakel will be securing that kill. Securing a 3-4-none. Nicely done on the side of Fnatic. Nakakuha nila yung tatlong heroes doon ng Dire side. Juice Colors. So, wala namang fight recap. Parang hindi ko na nakikita yung fight recap ngayon, no? Dati may fight recap eh. Did I just missed it? Ano yun? Wala eh. Hindi ko alam kung may fight recap eh. Pero I guess tingnan natin yung graph natin dito. Ayan na. Lumalamang na yung Fnatic. 18 minutes in 2-hour game. Ayan, almost 3K. Tapos naman sa experience, ayan, around 2-5 naman ang lamang ng Radiant side. Pero with Aegis of Immortal, na-secure nila yung tier 2 tower doon sa gitna. And mukhang ito, trabaho pa rin si Jules with his farm. I mean, expected naman to, guys. Expected naman. Okay, expected naman on the side of Fnatic. Since, kita nyo naman, si Mirakel, kayang pumalag with his team. Si Spectre, hindi niya pa kaya ganun pumalag with his team. Dahil nga, medyo squishy pa siya. Like, he doesn't have the same ultimate impact compared dito kay Mirakel, which is yung hero nga niya na si Luna. So for now, ayun nga, trabaho pa rin siya with his farm. Pero so far, medyo okay pa naman yung farm. He has, 7,800 net worth sa ngayon. So, ayan. I guess it's okay since medyo na-pressure din naman siya ng konti sa top lane, which yun nga, nag-rotate yung mga supports. And also si Qo, which is si Storm Spirit kanina. So, ayan. What do you call this? So, may tanong kung may battle pass na ako. Yes, kuya, I do have a battle pass already. Paano po mag-bet? Exclamation point bet. Tapos letter, and then space the amount na gusto mong i-bet. So, A for Happy Feet, B for Fnatic. Ayan, 30 seconds lang natitira. So, ayan, iligay nyo na yung bet nyo. Bakit nawala si Meta? Pero wait lang, nag-zip in dito si Qo and Juice Colors na wala agad sa mapa. Si Jesse was barely surviving with that shrine. Pero si Io binigay na yung ultimate, yung bounty strike doon. Napaganang 2-man vacuum wall. Pero ito nag-zip in and Qo still alive. Napaganang 3-man boulder smash coming from DJ. And then 3 heroes will fall down on the side of Happy Feet. And ito nag-pop na rin yung Aegis of Immortal dito ni Qo. But he is not down. Ito na yung pull from Lina, yung wall. I think that was coming. I think that came from Febby. Pero ito na nga 4 heroes ang masisecure doon ng Radiant side. Ay, karamba. With that 3 kills, they will be securing itong rocks ng Happy Feet. Juice Coolers. Ito pa, may aba doon pa sila. Kaya ito may aba doon pa sila. Plus yung aura coming from Luna. Kaya ayan, sobrang bilis nilang mag-push. Ayan, grabe yung gulong ni DJ na cancel yung pag-SS ni Monkey King. Grabe talaga. I mean, Monkey King still casted the ultimate, pero yun nga, na-delay nga. Pero eto na, nag-pop na rin ng ultimate dito sa Ohio. Nice, and done yung vacuum wall, Juice Coolers. Nakakuha pala yun ni Febby. Napakagandang galaw naman from this Rubik. Eto yung Bountless Strike EU. Maybe a little bit low, pero nandun pa rin yung shrine si Ohio. Those surviving, pero yung Laguna Blade nandoon coming from Ben-Hur. Si Mirakel nabite dito ni Crystal Maiden. Pero do they have the damage? Yung sun hindi tatama with the 2-man boulder smash plus follow-up silence dito ni DJ. Napakagandang galaw. Nandito na si Qo on your Storm Spirit. And another kill secured naman on the side of Mirakel. Ay, grabihan yung galawan dito ni Storm Spirit. Kita nyo naman, guys.
yung Dajirino cappuccino niya with that skill dito sa Happy Feet. Plus, grabe yung mga galawan ng supports ng Radiant side, which is yung Boulder Smash plus follow-up silence and yung mga skills na nai-steal dito ni Rubik, napakaganda. And pasok na pasok sa mga team fights na nangyayari from the previous engagement. Kita nyo naman guys, isang team fight lang, dalawang racks na agad ang na-secure dito ng Fnatic. So, kitang-kita naman guys sa net worth. Tingnan nyo naman, 12k na si QO, 11k dito si Luna. And then, si Ohio kanina, napulube, inaabuso ng mga support ng Happy Feet. Kita nyo naman guys, he is now third on net worth. Excuse me. So, yan guys, sarado na yung first 10 kills natin guys. Hindi na pumabit. Sarado na guys, sarado na. I think I only gave you guys 4 minutes to vote. MVP Rubik saka Earth Spirit, well played talaga. Well is played. Pero nag-follow up pa eh, yung aggression din ni Luna eh. Yung, pero wait lang, nag-smoke dito si Kuya DJ mo. Tignan natin kung, I think they're just gonna try to bait out itong heroes ng Fnatic. Pero eto nag-zip in na, ispatan dito si Yash. Merong bite coming from Jesse, but eto na yung follow Boulder Smash to silence, Juice Colors, and Yash wouldn't be surviving dito sa damage ni QO. And it looks like this might be Mega Creeps ang masisecure dito ng Fnatic, knowing na wala na dito. Pero wait lang, Juice Colors, sinipa pa si Febby. And that pull, Juice Colors, binigyan na rin yung X-Lips dito kay Lina on Ben. And naispatan na naman si Ben, I mean si Monkey King. And eto na nga, GG is called. Good game, well played, and it looks like Fnatic ang makakasecure ng game 1 natin ng best of 3 dito for Epicenter Southeast Asian Qualifiers. So, ayan guys, game 1 is in the history. So guys, don't go anywhere, ibibigay ko na yung panalo nyo. So ang nanalo is Fnatic nanalo. And double check lang. And bubuksan ko na rin yung first 10 kills nyo. Ayan, 15 minutes lang guys. 15 minutes, first 10 kills. A ulit for Happy Feet, B for Fnatic. Ayan na, binigay ko na. So, ayan nga, tapos na yung game 1 natin. Don't go anywhere, meron pa tayong game 2. So, chill muna kayo dyan saglit. And I'll be right back.